bawat pusong nagkakasala, merong kabutihang natatago. Hindi yan sa kung ano ang pagkatao mo, kundi ayon sa mga gawa mo. Ngunit paano ka nga ba mabubuhay sa dalawang pagkatao? Hahayaan mo na lang bang pagharian ka ng tukso ng kasamaan na umaalipin sa iyo? O pilit mong paglalabanan, mapunan lang ang mga pagkukulang sa pamamagitan ng paglilingkod sa iyong mga tao? Halika't magbalik-tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nagmalasakit sa kanyang bayan, umakay, tumulong, at minsan ang ginawang takbuhan ng mga kapuspalad. Ano pat lokal na bayani kung siya ay turingan? Ngunit sa kabila ng kabutihan niyang ito, hindi may pagkakaila na taliwas sa pamantayan ng buhay ang paraan ng kanyang paglilingkod. Dahil kailanman hinding-hindi magbubunga ng mabubuting gawa kung masama ang binhing ipinunla, gaano mo man ito alagaan. Hindi mo pwedeng paglingkuran ng sabay ang parehong kabutihan at kasamaan. Ang kwento ni Jeffrey Diaz, Robin Hood ng Cebu City, o yung tinaguriang alias Jaguar. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, bekenemen, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Jeffrey Diaz ay mas nakilala din ng lahat sa pangalang Jaguar. Siya ay isinilang noong dekada 60 at tubo sa Barangay Dulho, Patima sa siyudad ng Cebu. Ang batang si Jaguar ay isang anak mahirap lamang na minsan ang nangarap umasenso sa buhay. Siya ay pandalawa sa 7 magkakapatid at ang ina nila na si Nanay Gaudyosa ay nagtitinda lamang ng mangga, samantalang namamasukan lang sa kumpanya ng padalahan ang kanilang tatay. Halos sapat lang pantawid gutom ang kinikita nilang mag-asawa para may taguyod ang napakarami nilang anak. Isang batang masayahin at punong-puno ng mga pangarap sa buhay kung ilarawan si Jaguar ng kanyang mga kaibigan. Napakabuti niya sa mga ito at sa katunayan, noong 10 taong gulang pa lang siya, kasama ang kaibigan na si Victoria, nagsilbi pa sila bilang mga altar boys o yung sacristan sa Archdiocese Shrine of San Nicolas de Tolentino na siyang pangunahing simbahan sa bayan nila. Patunay lang na likas sa batang si Jaguar ang pagkakaroon ng mabuting kalooban. Sama-sama din silang naglalaro ng basketball ng kanyang mga kaibigan na paborito nilang libangan kapag walang mahahalagang gagawin. Naging makulay ang bahaging ito ng kanyang buhay. Ngunit nagbago ang lahat nang magpasya siyang huminto sa kanyang pag-aaral pagkatapos ng elementarya, bilang tulong na rin sa mga magulang na kahit papaano ay hindi siya maging pabigat sa mga ito na noong mga panahong yun ay talagang hikahos na sa buhay. Sinikap niyang magtrabaho kung saan saan at pinilit mabuhay para sa sarili niya. Pansamantalang nawalay pa siya sa kanyang pamilya matapos lumipat ng mga ito patungo sa Surigao del Sur noong kasagsagan ng dekada 80. Kawalan ng tamang paggabay mula sa mga magulang at kawalan ng edukasyon sa murang edad ang nagtulak sa kawawang si Jaguar para pasukin ang trabahong hindi naaayon sa batas ng kalikasan. Dahil na rin siguro na paglalangan ang kanyang kabataan, kasabay ng pagnanasang magkaroon ng pagkakakitaan, ito ang nagudyok kay Jaguar para pasukin ang bentahan ng pinagbabawal na gamot. Nagsimula sa patingi-tingi hanggang sa unti-unti na niyang buhayin ang masamang bahagi ng kanyang pagkatao at unti-unti na rin siyang nagiging salot ng lipunan nang hindi niya namamalayan. Palibhasay sa pakiramdam niya ay nandun ang pag-asenso. Nagsimula na rin siyang palawakin ang kanyang koneksyon at nakakarating na siya sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para lang sa transaksyon ng ipinagbabawal na gamot. Sa Naga City, niya unang naranasan ang humiyamas ng rehas na bakal matapos siyang mahuli ng mga pulis sa kaparehong dahilan, ang pagbebenta ng droga. Pero hindi ito naging dahilan para itigil niya ang kanyang maling gawain. Pagkalaya, nagpatuloy pa siya at lalo pang nagsikap palakihin ang pangalan sa mundo ng underworld. Hanggang sa paglipas pa ng ilang panahon,
napakatibay na ng kanyang pundasyong kinatatayuan. Drug lord na siyang maituturing at kumikita ng malaki, may mga tauhan, respetado sa grupo, at higit sa lahat may sariling mga hitman na handang pumatay anumang oras. Dahil sa klase ng kanyang trabaho, wala kang permanenteng kaibigan o kaaway. Wala kang pagkakatiwalaan maliban sa sarili mo. Nakakuha din siya ng proteksyon mula sa mga politiko at mga tiwaling alagad ng batas, at ganito niya naipundar ang kanyang kaharian hanggang sa dumating ang sandaling isa na siya sa mga untouchable sa rehiyon ng Kabisayaan dahil sa lakas at lawak ng kanyang koneksyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling nandun pa rin ang pagnanasa niyang maglingkod sa kanyang mga tao. Likas kay Jaguar ang pagiging tahimik at mababang loob, lalo pat biktima rin siya ng kahirapan at kawalan sa buhay. Malaking bahagi ng kanyang kinikita mula sa bawal na gawain ay ipinagkakaloob niya sa kanyang mga kababayan, lalo na sa Dulho Fatima na kanyang pinagmulan. Ibang-iba ang pagkatao niya dito dahil tinitingala siya ng kanyang mga kababayan. Naging takbuhan siya ng mga nangangailangan at kusa siyang namimigay ng mga pagkain sa mga mahihirap na pamilya, bukod pa sa suportang pinansyal na regular din niyang ipinagkakaloob sa kanila. Kapag dumadating ang kapistahan, maging ang mga karning panghanda at iba pang mga lulutuin ay ini-sponsoran na rin niya, maging masaya lang ang pagdiriwang ng mga tao sa kanilang lugar. Kapag sumasapit naman ang Kapaskuhan, Santa Claus si Jaguar sa kanilang nayon. Walang Pasko na dumaraan na hindi siya namamahagi ng mga panregalo at pagkaing pagsasaluhan sa hapag ng bawat tahanan. Maging ang mga libangan ng kabataan, sinasagot na rin niya. Naglagay siya ng basketball court na minsan na rin niyang kinahiligan ng kabataan dahil ang nais ni Jaguar ay ibigay sa kanyang mga kababayan ang mga bagay na ipinagkait sa kanya ng mga panahong lugmok sila sa kahirapan. Nailagay na rin niya sa ayos ang buhay ng kanyang pamilya nang magbalik ang mga ito sa Cebu City. Binilhan niya ng sariling pag-aari at kanya-kanyang kabuhayan ang mga ito. Pero ang pinakadakilang ginawa niya sa kanyang mga kababayan ay na magpatayo pa ito ng sarili nilang chapel sa lugar nila na malaking tulong para gabayan ang mga tao patungo sa kabanalan. Dahil siya man ay minsan na ring naglingkod sa simbahan bilang sakristan. Sa ganitong paraan niya pinipilit hugasan ng kanyang mga kasalanan na aminado naman siyang kalaban siya ng batas. Lokal na Robin Hood o bayani ang turing sa kanya ng mga tao at handa rin ang mga ito na kupkupin si Jaguar sa paraang makakaya nila. Taong 2003, nang minsang pasuki ng kapulisan ang compound ni na Jaguar para sa isang search operation. Wala silang napala sa pagsalakay na ito matapos magkabukol-bukol at pwersahang umatras dahil sa pambabato ng mga tao doon. Ganito rin ang nangyayari sa tuwing may magtatangkang umaresto kay Jaguar. Hindi siya mahagilap ng mga pulis dahil pilit siyang itinatago ng mga tao. Maging ang mga media, lalo na yung mga nagmula sa Maynila, ay hindi rin imubra sa paghunting sa Robin Hood ng Cebu. Sa tuwing may pupunta sa kanila para mag-cover ng balita, wala silang mapagtanong ang matino kung saan ang eksaktong lugar ni Jaguar. Kalimitan ay sinasabi ng mga tao na kilokilometro pa ang layo ng bahay niya at patungo pa sa kagubatan. Bago pa man nila maisip na napaglalangan na sila ng mga ito dahil ang totoo ay ilang hakbang na lang pala sila mula sa lugar na pinagtatanungan, ngunit itinaboy pa sa kung saan-saan. Taong 2005, nang magtagumpay ang mga pulis na muling maipasok sa reha si Jaguar. Nahuli siya at ikinulong sa Cebu City Jail bago nagpa siyang ipadala sa Bilibid sa Muntinlupa. Ngunit nahuli nga ba talaga o sadyang ipinadala sa munti? Dahil pagpasok niya sa Bilibid, doon naman siya nakapag-transaksyon sa mga malalaking tao at mga drug lord na doon namamahay. Yun ang pinakaligtas na transaksyon para sa kanila dahil wala ka ng huli sa loob at may mga bantay ka pa. Doon nila binabalangkas ang mga plano mula sa mga kausap na supplier hanggang sa pagkuha ng kanyang mga tauhan sa labas. Hindi na rin nakapagtatakang madali siyang nakalabas sa Bilibid dahil sa lawak na ng kanyang koneksyon. Back to business muli si Jaguar pagkalaya.
Ngunit sa kanyang pagbabalik sa kanyang bayan, nagsimula na siyang himukin ng mga tao sa tulong na rin ng kanilang kapitan na tuluyan na niyang talikuran ang mga gawang masama. Bagay na tinanggap naman ni Jaguar. Buwan ng Marso taong 2015, nang lisanin na niya ang kanyang lugar at piniling mamuhay ng pribado sa piling ng kanyang asawa at tatlong anak. Simula noong mga sandaling yun, naniniwala ang mga tao na tuluyan na ang nagbago at nagbalik loob ang kanilang Robin Hood. Ngunit ang pag-uusig sa kasalanang nagawa ay walang pinipiling oras. Patuloy na nagsasagawa ng operasyon ang mga pulis sa kanilang compound kahit pa wala na doon sina Jaguar at ang mga kasama niya. Naayon naman sa kanila ay milyong-milyong halaga pa rin ang shabu ang kanilang natatagpuan sa lugar. Taong 2016, isang taon nang nagbabagong buhay si Jaguar bago pa man makaupo sa pwesto si Pangulong Duterte. At nang ipatupad niya ang madugong gera kontra droga, isa-isang nalantad at bumubulagta ang mga hinihinalang sangkot sa masasamang gawaing ito. Buwan ng Hunyo sa kaparehong taon, 2016, nang magpahayag si Jaguar ng pagsuporta sa gobyerno at nangakong isisiwalat niya ang lahat ng nalalaman at ituturo ang iba pang personalidad na sangkot sa ilegal na droga, ang mga protektor, mga politiko, at mga naka-uniforme na sumusuporta sa kanila. Sa ganitong paraan naman niya handang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan at isusugal niya ang kanyang buhay para sa iisang kondisyon, ang protektahan, bigyan ng seguridad, at siguraduhin ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Pero noong 17 ng Hunyo, isang linggo pa lang pagkatapos niyang mangako na isisiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman, isang pinagsamang operasyon naman ng mga pulis Cebu at Maynila ang isinagawa sa Almansa Uno sa Las Piñas para sa isang alias Barok na isa ring drug lord na mula din sa Cebu. Ngunit sa pagtakas ni Barok, nagkaroon di umano ng shootout at si Jaguar kasama ang isa niyang bodyguard ang siyang bumulagta. Napatay si Jaguar noong mga sandaling iyon at di man lang naipahayag ang kanyang mga nalalaman dahilan para maging controversial ang nasabing operasyon ng mga pulis. Itinangis ng sobra-sobra ng kanyang mga kababayan ang pagkawala ng kanilang lokal na bayani. Hindi nila ipinasilip man lang sa media o sa mga pulis ang pagluluksa, maging sa loob ng simbahan kung saan dalawang pari pa ang nagmisa, hindi rin napasok ng media. Samantalang kasabay ng paglalamay kay Jaguar, sunod-sunod din ang pangyayaring pagkamatay ng mga personalidad na hinihinalang tagasunod niya, ang napatay din sa operasyon ng mga pulis, dahil sa pagkakapare-pareho nila ng mga tato sa katawan ng pangalan Jaguar. Ganon din ang pagkamatay ng ilang pulis na protector di umano ni Jaguar, pati ang massage parlor na pag-aari ng pamilya niya at ang pension house ng kanyang nanay Gaudiosa sa Talisay City sa Cebu ay pinagbabaril din ng hindi na nakilalang mga salarin. Sa pangunguna ng isang banda, libu-libong mga tao nagpahayag ng suporta ang lumabas sa lansangan para ihatid ang kanilang bayani sa kanyang huling kantungan, suot ang mga damit na may mukha ni Jaguar at mga salitang nagpapakita ng pagmamahal at pagbibigay pugay sa nasabing drug lord o Robin Hood ng Cebu City. Sa bawat pusong nagkakasala ay mayroong kabutihang natatago. Ngunit paano ka nga ba mabubuhay sa dalawang pagkatao? Ikaw kaibigan, meron ka rin bang pusong nagkakasala dahil dalawa ang iyong pagkatao? Alam ba ng jowa mo? Na mas type mo ang best friend mo? Ang haba ng hair.